talagang mapapasigaw sa mangha ang lahat kapag siya ay nagsimulang sumayaw at kumanta. Siya ang pinakasikat na singer sa buong mundo. Siya lang naman ang King of Pop, Michael Jackson. Tara, alamin natin ang buhay ng King of Pop, Michael Jackson. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Michael Jackson. Siya lang naman ang taong nanalo ng maraming award na walang makakatumbas na celebrity na kamit ang tugatog ng tagumpay sa kanyang karera. Labis na kasikatan at pambihirang kayamanan ang taglay ni Michael Jackson, ngunit ang lahat ng meron siya ay may malungkot na nakaraan. Si Michael Jackson ay sinilang noong August 29, 1958 sa Gary, Indiana malapit sa Chicago. Pang-8 sa 10 magkakapatid. Ang kanyang ina ay si Catherine Esther Jackson, mahilig sa musika. Si Catherine ay tumutugtog ng clarinet at piano, samantalang ang ama ni Michael Jackson ay si Joseph Walter Jackson, naging boksingero at mahilig din sa musika. Tumutugtog ito ng gitara at nais ni Joseph na maging sikat na musician. Pero dahil sa kahirapan ay napilitan itong magtrabaho na lamang sa isang steel company bilang crane operator. Kaya binuhos niya na lamang sa mga anak niya ang kanyang pangarap. Ginawa niya ang lahat para maging magaling na mga awit ang mga anak nito. Kasama dito si Michael Jackson. Dahil sa pagkabigo ng ama ni Michael Jackson na maging isang sikat na musician, ay naging stricto ito sa kanyang mga anak na dumarating sa puntong nasasaktan niya na ang mga ito. Sa paggabay niya sa mga anak niya upang maging magaling na mga awit, ay sa bawat pagkakamali ng mga ito ay napapalo niya at dinidikdik niya ang mga mukha nito sa pader. Wala naman duda kung saan nakuha ng magkakapatid ang kanilang mga talento, parehong magagaling na musisya ng ina at ama ng mga ito. Napagdesisyonan ng mga magkakapatid na bumuo ng grupo at tinawag itong The Jackson. 5 taon pa lamang si Michael Jackson noong mga panahong iyon, pero litaw na ang mga talento nito bilang mga awit. Noong sumali si Michael at Marlon, pinalitan nila ang pangalan ng The Jackson at ginawa itong The Jackson 5. Noong panahong iyon ay matindi ang diskriminasyon sa pagitan ng puti at itim, kaya nakakapag-perform lamang sila sa lugar ng mga Black American. Di naglaon ay tinangkilik din ng mga puti ang musika ng The Jackson 5 at napansin sila ng madla. Noong 1965, ang The Jackson 5 ay nanalo sa isang talent show. Sinayaw ni Michael ang awitin ng Barefootin ni Robert Parker at kinanta ang My Girl noong 1965. At noong 1966 to 1968, ang Jackson 5 ay nag-tour sa Midwest at nagtuloy-tuloy ang kasikatan ng The Jackson 5. Nag-sign sila ng contract para makapag-perform sa Motown Music Company. Nakapag-release sila ng album katulad ng ABC, I Want You Back at The Love You Save. Dahil sa gustong makilala ni Michael Jackson bilang solo artist, ay gumawa siya ng solo album from 1972 to 1975. Kabilang dito, Got To Be There at Ben noong 1972, Music and Me 1973, Forever Michael 1975. Noong 1979, inilabas ni Michael ang panglimang solo album niya na Off The Wall, na lalong nagpasikat sa kanya na naghatid sa kanya sa bubblegum pop. Noong 1980, may mga usap-usapan na kumalat na nagparetoke daw siya ng balat para magpaputi. Pero ang katotohanan ay nagkaroon siya ng rare disease na tinatawag na vitiligo. Ito yung sakit kung saan unti-unting nawawala ang pigment ng balat na nagsasanhi ng pagkaputi. At ang isa pa sa maiinit na issue tungkol sa pagpaparetoke nito ay yung sabi-sabi na nagpapaayos ito ng ilong. Pero ang issue na ito ay masasabing may bahaging totoo pero may malaking bahagi ang pagkakamali. Dahil ang katotohanan dito ay naaksidente si Michael Jackson habang nagpe-perform sa stage na nagsanhi ng pagtama ng ilong nito, kaya sumailalim ito sa isang operasyon.
Ngunit di ganap na naging matagumpay ang operasyon dahil nagsanhi ito ng paghirap sa paghinga ni Michael. Kaya noong taong 1981 ay muli itong nagpa-opera sa ilong. Masasabing nagpa-ayos siya ng hilong hindi dahil gusto niya kundi dahil kailangan. At noong kasunod na taon, taong 1982, nirecord niya ang Thriller at na-release ang album na Thriller sa ilalim ng Epic Records noong November 1982. Ito ang sinasabing best-selling album of all time. Nakabenta ito ng 70 million copy at nanalo ng 7 Grammy Award para sa isang single album. Muling nagpasikat si Michael Jackson taong 1983 noong sinayaw niya ang Moonwalk sa kanyang awiting Billie Jean. Sinasabing ito ay isa sa pinakasikat na dance step mula noon hanggang ngayon. Noong 1984, habang nagpe-perform si Michael, ay aksidenteng nasunog ang buhok nito at nagbigay pinsala sa kanya. Sa sobrang sikat ni Michael Jackson at dami ng achievement, walang duda na siya ang hari o King of Pop. Siya lang naman ay may 13 Grammy Award, 16 World Music Award, 39 Guinness World Record. Kung susumain ay meron siyang humigit kumulang 700 award kung bibilangin lahat ng natanggap nitong award. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay ni Michael ay hindi maaalis sa kanya ang kalungkutang bunga ng kabataan. Masasabing hindi dumaan sa pagkabata si Michael dahil nakaranas ito ng pagmamalupit sa kamay ng kanyang ama at 5 taon pa lamang ito nang mamulat sa industriya na ginagalawan niya. Para maibalik ni Michael kahit papano ang saya ng pagiging bata, ay pinatayo niya ang Neverland. Para sa mga bata, ito ay may theme park, swimming pool at zoo. Dahil sa pagiging malapit ni Michael sa mga bata, kaya ginawa ni Michael ang lahat ng ito. Ngunit may nagsasabi na mapang-abuso ito sa mga bata dahil may nagsampa ng kaso laban kay Michael dahil daw sa pang-aabuso nito na umabot sa korte na pinaboran naman ng korte ang reklamo laban kay Michael na nagbunga ng pagbabayad nito ng multa. Taong 1994, ikinasal si Michael kay Lisa Marie Presley. Ngunit dahil sa hindi pagkakasunduan dahil sa hilig ni Michael sa mga bata ay nauwi ito sa divorce noong 1996. At noong katulad na taon, taong 1996, ay kinasal ito kay Debbie Rowe at nagkaroon sila ng 2 anak. Taong 1999, sa di malamang dahilan ay naghiwalay ang 2. Muling nagkaroon ng anak si Michael sa di kilalang babae. Dahil sa mga problema ni Michael, isama mo pa dito ang mga maling balita tungkol sa kanya, ay dumanas ito ng depresyon. Dahil sa hirap itong makatulog, ay umiinom ito ng sleeping tablet at propofol. Dahil dito ay dumanas siya ng panghihina at hirap sa paghinga. Noong June 25, 2009, nasawi si Michael at ang nasisilip na dahilan ay ang paggamit nito ng propofol at benzodiazepine na nagsanhi ito ng atake sa puso na nagbunga ng cardiac arrest. Si Conrad Robert Murray, ang personal doctor ni Michael, ay inaresto ng mga pulis dahil sa pagbigay nito ng maling gamot kay Michael na nagsanhi ng pagkasawi nito. Napatunayang guilty si Murray sa kasong involuntary manslaughter.